Magandang araw mga bata. Welcome sa ating virtual class sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Ako si Binibining Laarmi, guro sa baitang ika-apat. Ang aralin natin ay tungkol sa email pictures at graphics. Narito ang mga layunin para sa ating aralin. Ang mga mag-aaral ay inaasahang mahalagang iyong matutunan ang pagpapadala ng email. Mahalaga ring matutunan ang pagpoproseso ng mga larawan sa tulong ng ilang mahahalagang software. Mga bata, anong paraan ang iyong ginagamit upang makapagpadala ng isang mensahe? Ikaw ba ay pamilyar sa paggamit ng email? Kung gayon, halina at alamin natin ang mga ibig sabihin ng mga nasa larawan. Ano ang email? Ano ang iyong ikiklik upang makagawa ng mensahe? Mahusay! Sa inbox naman mga bata, dito papasok lahat ng email na iyong matatanggap. Ito ang magsisilbing pinaka-virtual na letterbox mo. Ngunit bago mo mabasa ang iyong email o makapagpadala ng mensahe gamit ang email, kailangan mo muna mag-login. Sa pag-login, hihingian ka ng username at password. Ang email ay isa sa mga batayang teknolohiya sa internet, isang kasangkapang gamit ng halos lahat ng taong may koneksyon sa internet. Maari kang magpadala ng mensahe sa kabilang panig ng mundo at makatanggap ng sagot sa loob lamang ng isang minuto. Narito ang mga bahagi ng isang email address, halina't ating alamin. Narito ang mga hakbang kung paano gumawa ng isang email account. Halina't ating pag-aralan. Mahusay mga bata, ngayon ay mayroon ka ng email account. Ang sunod na aralin natin ay ang paggamit ng Microsoft Paint. Ang pagguhit ay isang mabisang paraan upang isang mensahe. Maaaring gamitin ang computer upang makabuo ng larawan. Gamit ang drawing software, maaaring mapadali ang pagguhit, pagkukulay at pagguhit ng hugis at pagdagdag ng text. Gaya ng nakagawiang paraan ng pagguhit at pagpipinta na di gumagamit ng computer, ang graphic software ay mayroong drawing area na nagsisilbing canvas o papel sa isang pintor. Narito ang mga bahagi ng Microsoft Paint. Ang isang larawan na ginawa sa Paint ay maaaring isave sa iba't ibang format. Ang JPEG, GIF, at PNG ang pinakamadalas gamitin. Ano ang JPEG o Joint Photographic Experts Group? Magaling! Ano naman ang PNG o Portable Network Graphics? Mahusay! Ano naman ang GIF o Graphics Interchange Format? Mga bata, narito ang mga hakbang sa paggawa ng pictures gamit ang graphic software. Pagkatapos natin talakayin ito, kayo mismo ay gagawa ng sarili niyong disenyo gamit ang Microsoft Paint. Maaari din makita ang actual na paggawa sa aking YouTube channel.
ako'y tunay na nagagalak pagkat naunawaan ninyo ang ating aralin. Hanggang sa muling pagkikita, paalam mga bata! Upang balikan ang inyong aralin, maaring makita ito sa aking YouTube channel. I-type lang ang Teacher Larnie. Huwag din kalimutan i-like, share at subscribe. Maraming salamat mga bata!